Hello po sa inyong lahat. Karang kikatamong kabalen sa ating mga, kababayang Pilipino. Itutuloy ko na po ang aking paglalaan ng sharing sa metanoia, sapagkat ito po ay kahilingan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakakilala sa akin, pati na po yung hindi, na itutuloy po at kung pwede at kung makakayanan ko po, kada linggo itong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, wala naman talaga akong intensyong maging regular na gagawin ko ito. Pero noong pong ipapadala ko kay Jel Guevara itong aking sharing last week, hindi ko maipadala sa Viber niya, sa Viber account niya, sa email account niya, sa Messenger account niya. So, tanging sa Facebook ko lang po na ipadala at Zoom, ayun po, na nakita po yung ating sharing ng ating mga kaibigan at senior po ito sa mga kaibigan din nila. Kaya sabi ko nga, kung ito ay kahilingan ng Panginoon at mismong sa paniniwala ko, Diyos na mismo ang nagbigay daan, sino ba naman akong tatanggi? Lalong-lalo na po, after going to politics in 2007, mula noon, hindi ko na po ginawa ito on a regular basis. So, kung nanaisip po ng Panginoon, ay itutuloy ko na po itong sharing on the Word of God. Ang gospel reading po sa 24th Sunday in Ordinary Time ay hango sa Ebanghelyo ay kay San Lucas, chapter 15, verses 1 to 10. At napakaganda po itong chapter 15 ng St. Luke. Sabi nila ito raw ang mga talimhagan dito ang kinuwento ni Jesus sa ating Panginoon ay mga ano raw po, ay they are gospels within the gospel. At sa araw po ito, sa sandaling ito, dalawang talimhaga ang ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Jesus. Pero ang gusto kong bigyan mo ng pansin, yung verse 1 ng chapter 15, na the sinners, the tax collectors daw, they were drawn to Jesus. Ano po? Dito po natin makikita yung magandang personalidad. Attractive, amiable, kind, and inviting personality ng ating Panginoong si Jesus. Kung paano po attracted sa Kanya ang mga may sakit, mga ketongin, mga dayuhan, mga bata, ganun din po. Very attracted ang makasalanan sa ating Panginoon Jesus. At siya po ay nakisalamuha, nakikain, nagkaroon ng table fellowship sa mga tinuturing ng bayan nila na taong makasalanan. You don't eat with your enemy, di po ba? Kung kakain ka, ang gusto makasalo, ay yung mga kaibigan mo. But you never eat with your enemy. But not Jesus. Sa ating Panginoon Jesus Kristo, walang makasalanan, walang banal, walang may kapangyarihan, walang nasalanan ng kapangyarihan, pangit, maganda. Ang lahat ay pantay-pantay ayon sa kanyang kagusto at kalooban. Ngunit, mayroong special na pagtingin, mayroong special na interest at malasakit si Jesus sa mga makasalanan. Ano po? Kayo pong mga magulang, mas alam po ninyo ito. Hindi po ba? Kung sino yung anak ninyo, kung ilan yung mga anak ninyo, di ba? 4, 6, 7, 12, kung sino yung lumalayo sa inyo, kung sino yung nagkukunang sa inyo, hindi po ba binibigyan nyo sila ng special na pansin? Hindi sapagkat hindi po ninyo mahal yung iba, kundi itong anak nyo, itong nagre-reklamo, o kaya nakakalimot, o kaya lumalaban sa inyo, ay kailangan po niya ng special na pansin. So, ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus Kristo. At noong nakasalamuhan niya yung mga makasalanan, ipinagdaman niya sa simple pero malalim na paraan ang kanyang pagmamahal sa kanya. At yun po ang nagbigay daan upang
pakonti-konti silang nagbago. Yun nga, nagkaroon ng metanoia, nagkaroon ng pagbabago ng pag-iisip, value system, puso, at sila ay metinula, sila ay bumuti. Ano po? Na hindi naman po automatic ito, hindi naman mabilisan ito. Ano? Pero sa ating Panginoon, importante ay madama natin ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga. Sabi nga ng isang author, I believe, that to every Christian following of Jesus, to every Christian conversion, it presupposes an experience of love. We have encountered a loving God. He is caring for us, unconditional love for us. And when we have encountered God with all His love and acceptance, ang pagtanggap po niya sa atin ay pambihira. Kahit ano pang ginawa natin pagkakasala, ay tatanggapin niya. Kaya po, ito ang panimula ng maraming proseso, mahaba-habang proseso ng pagbabago. Kaya nga po, sino ba naman sa atin ang hindi nagkakasala at nagkukunan sa Panginoon? Kaya importante po ay tingnan natin ang ating buhay kung paano tayo hinipo ng Panginoon, how the Lord has touched our lives with His love. Let us appreciate that love. Pagka malalim na malalim po ang ating pagtanggap at pandama sa pagmamahal ng Diyos, ito po ang siyang mag-uudyo, ito po ang magtutulak sa atin upang magbago. Kailangan, huwag po natin pahirapan ng Panginoon. Ano po? Alam naman niya kung totoo ang ating paglapit sa Kanya o pakunwari lang. Ano? Huwag natin pahirapan ng Panginoon. Huwag natin sabihin, anyway, ang Panginoon naman ay tatanggapin naman niya ako. Matutuwa pa nga siya pagka ako'y nagkasala. Tapos, nagbalik loob. Hindi, mga kapatid. God knows our hearts. At ang importante sa Kanya, yung puso nating naghahanap sa Kanya, tumatalima sa Kanyang pagtawag, at sumusunod sa Kanyang kagustuhan upang tayo ay maging kasama Niya, kamanggagawa Niya sa Kanyang kaharian. Panginoon, sana po ay madama ko ang iyong pagmamahal sa pagsulong ng panahon, at matanggap ko ang iyong pagmamahal na kahit pa ako'y makasalanan, mas titignan ko ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, kaysa sa mga kasalanan na nagawa ko. And experience conversion in my life. May you live in my life, may you transform my life, and may I help in the transformation of other people's lives, yung hindi pa nakakalapit sa inyo. Amen.